Kamusta mga idol and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ako para makapagbigay ng isa na namang maaksyong episode ng Slam Dunk Season 2 Inter-High. Kung bago ka nga lang pala sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para man lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So tara, simulan na natin to. Bago nating tuluyang simulan ang Chapter 19 ay konting recap muna tayo sa nagdaang episode mga idol. Nalaman na nga natin sa nagdaang chapter kung sino ang susunod na makakalaban ng Shouko sa second round ng Inter-High. Samantala naman, ang team ng Sano ay magkakaroon ng practice game kasama ang mga all-star player ng Osaka. At dito na nga nagsisimula ang ating Chapter 19. Pinapanood na nga ng Team Shouko ang mga nakaraang laban ng Sano sa iba't ibang team. At makikita na nga rin dito na kinakalaban na nga dyan ng Sano ang kupunan ng mga Kainan. Si Maki na nga ang may hawak ng bola sa mga oras na ito at habang dinidribble na nga niya dito ang bola ay mabilis na nga itong pumilos para makawala sa depensa ng number 9. Ngunit nabigo siya dahil nga sa mabilis na natapik nito ang bola kaya naman nabitawan ito ni Maki. At agad na nga nakuha ng naka number 14 ang bola sabay bato nito ng mataas. Habang ang ibang miyembro naman ng Kainan dito ay natigilan na nga lang dyan at tiningnan ang direksyon ng bola. Mabilis namang nakapag-isip agad dito ang isang miyembro ng Sano kaya naman ay tinalon niya rito ang bola. At ikinagulat na nga iyon nila Coach Takota at ibang miyembro ng Kainan. Samantala, ang naka number 4 naman ng taga Kainan ay pinatatag ang kanyang depensa para sa paparating na naka number 13. Ngunit, masyado itong mahusay at mabilis gumalaw kaya naman ay nalusutan siya nito. At dahil nga doon ay nagkaroon na nga ng easy 2 points ang mga taga-Sano. 79-89 ang score. So balik tayo sa ating mga bida. Habang nanonood nga dito ang buong team ng Shouko, ha? 2 minuto na lang at 10 pa ang lamang ng Sano sa Kainan. Mukhang matatalo na talaga sila tanda ah. At dahil nga hindi pinansin nila Akagi, Mitsui, Ryota at Rukawa ang sinasabi dito ng ating bida na si Sakuragi, huh? Anong nangyayari? Bakit ang putla na ng mukha mo kulot? Sabay pisil nito sa pisngi ni Ryota. Ay nako, ang gunggong na ito. Talagang puro kalokohan lang ang alam eh. At bigla na nga lang nagseryoso dito si Ryota. Pagkatapos kong mapanood ang laro ng Sano, hindi ko pa rin talaga malaman kung gaano ba sila kalakas. At habang si Sakuragi naman dito ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari sa kanyang mga teammate kaya naman pinapapalit-palit niya ang kanyang tingin sa mga ito. Ha? Ano bang nangyayari sa inyo ha? Hay, buti ka pa Sakuragi. Kahit papaano kung wala ka talagang alam sa mga nangyayari dito eh wala ka rin mararamdaman na kahit anong pressure or stress. Ang video na yan ay mula pa sa nakaraang taon, ang semifinal match. At narito rin ang tape kung saan natanggal ang Kainan. Malakas ang Kainan nung nakaraang taon kung ikukumpara mo sa taong ito. Hindi pala. Kapag uusapan ang kanilang laki, malamang mas lalo silang naging malakas kaysa ngayong taon. Natanggal ang Kainan dahil sa nalamangan sila ng 15 puntos. At habang sina Mitsui at Rukawa naman dito ay seryosong pinapanood ang laban ng Sano sa Kainan. Ha? Ano naman ang kahanga-hanga sa mga yan? Masyado naman kayo apektado. Hay, ang mga mangmang na tao talaga siguradong puro kayabangan lang ang alam eh. Ha? Anong sabi mo kulot? Gayunpaman, marami sa kanilang pambato noong nakaraang taon ay hindi nakasali sa kanilang kupunan ngayon. Ah, tama ka nga dyan, Boy Labo. Yun ang ibig ko sabihin. At bigla na nga lang lumapit dito si Sakuragi kay Coach Ansai sabay hawak sa baba nito. Ang boring naman ang pinapanood natin. Nakaraang taon pa pala yan eh. Tatang, dapat ang pinapanood natin ay yung tungkol sa taong ito. Tigilan mo na yan, Sakuragi. Samantalang si Ryota naman ay lumapit na nga sa TV para mas makita pa nitong mabuti ang kanyang pinapanood. Grabe, napakalapit niya. Ang depensa ng point guard na ito ay napakahigpit. Kahanga-hanga. Kung iba lang ang point guard maliban kay Maki ay siguradong nakuha na nito ang bola ngayon. Ang manglalarong yan ay kasama pa rin sa kanilang kupunan ngayong taon. At napanganga nga lang dito si Ryota dahil sa kanyang nalaman. Ha? Tama ang iyong narinig at siya ang kanilang kapitan ngayon. At bigla na nga lang pinagpawisan ang mukha dito ni Ryota habang nakatitig sa number 9 ng Sano. Kaya ko bang kalabanin ang lalaking ito?
habang si Ayako naman dito ay napalingon na nga lang din kay Ryota. Coach, lalabas muna ako para makalanghap ng sariwang hangin. Ha? Anong nangyari kay Kulot? Ha? Miyagi? Miyagi, alam kong napanghihinaan ka ng loob. Masyado namang atang apektado si Kulot. At bigla na nga lang naalala dito ni Coach Ansay ang mga sinabi sa kanya ng dati niyang kaibigan na si Coach GA. Hindi isang tanong kung may tiwala ka ba sa sarili mong kupunan o wala. Ayos lang naman para sa iba na mawala ng tiwala kapag pinanood ang laro ng kalaban. Samantala, ang pagkakaiba lang ng antas ay masyado talagang mataas. Kung ganun, mayroon pa palang naiwan sa kanilang kupunan at dapat tayo mag-isip ng paraan para matulungan natin si Miyagi na ibalik ang tiwala sa kanyang sarili. Actually, tatlo pa sa kanilang pambato noong nakaraang taon ay kasama pa rin sa kanilang kupunan ngayon. At bigla na nga lang nagulat dito ang lahat maliban na lang sa ating bida na si Sakuragi. Ano? Tatlong player pa? Ang una, ang number 40 na center. Wow, ang laki niya! Oo, subalit ang kanyang bilis ay napakahusay. Iilan lang sa kanyang kakayahan ang makapaglaro bilang isang center, power forward at small forward. Isa rin siyang third year ngayong taon. Ha? Katulad rin pala siya ni Gori. Habang sina Kogori naman at ibang miyembro ng Shouhoku ay napatulala na nga lang dito sa kanilang nakita. Malaking tao na mabilis kumilos at mahusay pa maglaro. At siya naman ang kanilang ace player ngayon, ang number 13. At bigla na nga lang natigilan dito sina Sakuragi at Rukawa dahil sa kanilang narinig. Ace player? At sa susunod na larawan ay pinapakita nga rito kung gaano ba talaga kahusay maglaro ang ace player ng Sano. At gumawa na nga dito si number 13 ng isang perfectong jump shot. Habang sina Sakuragi naman at Rukawa ay seryosong pinapanood ang bawat kilos dito ng ace player ng taga Sano. Tama yung forma at magtira niya. At kahit sa ang angulo, ang kupunan talaga na ito ay puro magagaling talaga. Kung ganun, ay maaaring ang taong ito ay... At tuluyan na nang pumasok ang bola sa ring. At sa mga oras na yan, siya ay isang first year student pa lamang. At makikita sa larawang ito na talaga namang nabahala na din ang iba dahil sa narinig nila. Habang si Sakuragi naman, huh? Ano naman? First year din naman ako ah! Gonggong, tingnan mo nga ang layo ng pagkakaiba nyo. Anong sabi mo, Haring ng Yabang? Kapareho natin ang first year, oh. Kung ganun, hindi na mahalaga kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa guard, center, or forward. Dahil ang bawat isa sa kanilang kupunan ay hindi pangkaraniwang manlalaro. Tama, at saka kahit hindi na natin pag-usapan ito, sila ay lumalaban ng buong puso nila nung nakaraang taon para makuha nila ang tagumpay sa paligsahang ito. So ang pinagkaiba lang ay mas malakas sila kaysa sa aming imahinasyon. Oo nga! Ang panonood ng labang ito ay para hindi malaman kung ano ang pinagkaiba ng ating kupunan sa kanila. Ito ay para makahanap tayo ng paraan kung paano natin sila tatalunin. Oy Tatang, wala ka bang tiwala sa amin? Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. Kung ikaw man ay interesado sa larong basketball, siguradong naririnig mo na rin ang pangalang Sano. Kilalang kilala sila dahil sa sobrang sikat sila. Kaya bukas ay siguradong puno ang buong gym. At napatayo na nga lang dito si Sakuragi para puntahan at akbayan si Coach Ansay. Hindi ba't maganda yon? Mas maraming taong manonood. Mas magiging maganda ang kondisyon ko. Kung magiging maganda ang laro natin, ay siguradong maaaliw sa atin ang mga manonood. Malamang, kung nasa ating panig ang laban, mababaliwala na ang mga Sano. Subalit, sa mga oras na yun, ang lahat ng mga manonood ay biglang susuporta rin sa Sano. Dahil ang iniisip ng lahat, ang hindi kilalang kupunan na katulad natin ng Shouhoku ay napaka-imposibleng makuha ang tagumpay. At natahimik na nga lang dito sina Akagi, Kogure at Mitsui. Kahit purihin pa nila ang inyong magandang laro, ang nasa puso pa rin ng lahat ay hindi matatalo ang Sano sa preliminary round. At bigla na nga lang bumalik sa pagkaupo rito si Sakuragi at naging seryoso na. Ano? At tuluyan na nga natapos ang laban ng Sano sa Kainan na may score na 83-113. Nanalo ang Sano sa kanilang laban. Habang seryosong nakatitig sa telebisyon sina Akagi, Kogure, Ayako, Mitsui, Rukawa at Sakuragi ay bigla namang nagsalita na dito ulit si Coach Ansay.
Para matupad ang pangarap ninyo na maging isang kampyon ang ating koponan sa buong bansa, kahit na ano pa ang mangyari, hindi dapat kayo mag-alinlangan. Kailangan nyong magkaroon ng matatag na determinasyon para maghari sa buong bansa. At pinapakita sa larawang ito na sina Kogure, Ayako, Mitsui, Rukawa, Ryota at Sakuragi ay talagang naging seryoso na ang mga mukha dito. At dito na nga nagtatapos ang ating Chapter 90 ng Slam Dunk Season 2 Inter High. At dito ay nakilala na nga ng buong team ng Shouko ang kanilang makakalaban sa darating na second round ng Inter High. Habang pinapanood nga nila ang video tungkol sa laban ng Sano ay unti-unti silang nawawala ng pag-asa. Dahil na rin sa napag-alaman nga nila na talaga namang mahuhusay nga ang mga ito. Magtagumpay kayang muli ang kuponan ng Shouko laban sa Sano? Aabangan natin yan. Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout po kay Archie Casquete, kay Christian Buwag, kay Alvin Andal, kay Totang Mercado, at kay Kenji Yanson. Shoutout din po kay Christer Alan Murillo, kay Deso Channel PH, kay Christopher Raandaan, at kay Mimo Burns. Ayan, maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at aking pong isisigaw ang inyong mga pangalan sa susunod ko pang mga videos. At kung interesado po kayo sa mga ganitong palabas, ay huwag nyo na po sanang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang po at maraming salamat. Muli po, ako po si Kuya Boy, signing out. Peace!